Hello at welcome sa ating channel. Ngayon nga ipag-uusapan natin ang patungkol sa 9 Red Scabbards. Kung paano nga ba sila nabuo, paano sila nagkahiwa-hiwalay, at sino nga ba ang pinakamalakas sa kanila. So bago tayo mag-umpisa, kung hindi nyo pa ako na-follow sa mga social media sites natin gaya ng Facebook at Twitter, i-follow nyo na ako dun. Especially sa Twitter guys, dahil mas active nga ako dun. At mas madalas ako dun mag-update. Bali ilalagay ko na lang yung mga link ng page natin sa description sa baba. So bago tayo mag-umpisa, alam nyo na, intro muna tayo. Slick talker since a jet. When it's time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swear. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. So first, i-define muna natin yung meaning ng scabbards. Unahin na natin syempre yung literal na meaning. So yung scabbard nga, ilalagyan ng espada. Bali parang nagre-represent nga si Kozuki Oden sa espada. At yung siyam naman niyang tauhan na tinatawag na 9 Red Scabbards ang nagsisilbing gwardya niya. So sino-sino nga bang mga karakter ang kabilang dito sa 9 Red Scabbards? Bali ito nga si Nakinimon, ang leader ng 9 Red Scabbards. Si Raizo, na una nating nakita sa Zoo Island. Si Inuwarashi at Nekomamushi na kapwa mga kabilang sa Mink Tribe. Si Kawamatsu na isa namang fishman. Yung dalawa sa pinakamalalakas na miyembro neto na sina Denjiro at Ashura Doji. Yung nag-iisang babae na si Kiko Nojo, babae nga ba? At yung traidor na si Kanjuro. So paano nga ba nagumpisa itong pagiging scabbards nila? Bali 20 years ago nga pagtapos ikulong nila Kaido at Orochi si Hayuguro at patayin ang asawa neto, eh si Orochi na nga ang pumalit bilang shogun ng Wano. At syempre dahil sa nalaman ni Oden yung ginawa nila Orochi kay Hayuguro, eh tinipon neto yung siyam na samurai na pinakamalalakas para pumunta sa Onigashima at kalabanin si Kaido at Orochi. Kaso habang papunta nga sa Onigashima sila Oden, eh tinalo sila ng mga tauhan ni Kaido. Kaya naman nagresulta yon sa pagkakakulong nila Oden at ng 9 Red Scabbards sa Flower Capital. At sinintensyahan nga sila ng kamatayan. So nung dumating na nga yung araw na hahatulan na sila ng execution, eh nakipagkasundo nga itong si Oden kay Kaido. Na instead nga daw na silang lahat ang pakuluan sa mainit na mantika hanggang sa mamatay, eh siya na nga lang daw dapat mag-isa. At kung sakaling tumagal nga daw siya ng isang oras habang buhat-buhat yung mga 9 Red Scabbards sa kumukulong mantika, eh dapat daw hahayaang mabuhay ni Kaido yung mga scabbards at pati na rin siya. So lumipas na nga yung isang oras, eh nakayanan nga ni Oden na manatiling buhay sa kumukulong mantika. Kaso bigla ngang binago ni Orochi yung kasunduan ni Oden at Kaido. Bali ginawang parang firing squad na lang yung pagpatay kay Oden at sa mga scabbards. At syempre nung nalaman bigla yun ni Oden, eh agad niyang hinagis yung 9 Red Scabbards. At dito binaril na nga siya ni Kaido sa ulo. At kagaya ng mga tao na may letter D sa pangalan nila, eh namatay nga si Oden ng nakangiti sa loob ng kumukulong mantika. At pagtapos ngang maihagis ni Oden yung mga scabbards, eh dito agad ngang pinuntahan nila Kinemon si Momonosuke. Dahil alam niya nga na ito na yung magiging target ni Orochi pagtapos niyang mapatay si Oden. Kaso sa pagtakas nga nila, inahiwalay nga sa kanila sina Nekomamushi at Inuwarashi na kapwa na huli ng mga tauhan ni Orochi. At sila Denjiro at Ashura Doji naman, nagpaiwan para harapin yung mga tauhan ni Kaido na humahabol sa kanila. At as expected, napalibutan na nga ng apoy yung bahay ni Oden. Kung saan, nasa loob nga nito yung asawa niyang si Kozuki Toki at pati na rin yung dalawa nilang anak na sina Momonosuke at Hiyuri. At dito pinlano na nga nila yung gagawin nila. Bali ang balak nga ni Kozuki Toki since may devil fruit ability nga daw siya na makapag time travel into future, sinabi niya nga sa apat na scabbards na papapuntahin niya nga daw sila 20 years sa future kasama ang anak niyang si Momonosuke para nga pabagsakin si Kaido at Orochi. At kung sakaling mag-fail naman daw sila, mananatili si Hiyuri kasama si Kawamatsu para hindi nga daw maputol yung bloodline ng mga Kozuki. At dito pinapunta na nga ni Toki si Nakinimon, Raizo, Kiko Nojo, Kanjuro at Momonosuke 20 years sa future. At tumakas na nga rin si Kawamatsu kasama si Hiyuri. Bali naiwan nga si Kozuki Toki sa nasusunog nilang bahay. Pero hindi pa nga malinaw kung namatay na si Kozuki Toki sa time na yon. Kaya ang lagi kong sinasabi na kapag hindi pa natin nakikitang aktwal na namamatay yung isang karakter sa One Piece, we assume na buhay pa rin yung tao. Anyway, bago tayo magpatuloy sa kwento, marami ngang nagtatanong kung saan nga ba makakanood daw ng mga One Piece episodes or even
old movies ng One Piece. Bali meron ngang site na pwede nyong panooran at ito nga yung animefrenzy.net. In fact, updated to guys sa mga latest episodes ng One Piece at pati na rin sa mga old episodes ng One Piece. Kaya kung gusto nyong i-check yung link ng site na to, ilalagay ko na lang sa description sa baba para ma-check nyo. Promise, okay ang site na yan. Kasi dyan rin ako nanonood, lalo na kung trip kong balikan yung mga old episodes. So speaking of balikan, bumalik na nga tayo sa kwento natin. So dahil nga sa pagkakahiwalay ni Denjiro sa mga kapwa niya Scabbards, dito nagbago nga siya ng pangalan para hindi siya matuntun ng mga tauhan ni Orochi. At nagtago nga siya sa pangalang Kyoshiro. At dito binuo niya nga yung Kyoshiro family at naging Yakuza boss pa siya. At nagtrabaho kay Orochi para magain yung tiwala nito. At after 7 years nga, inatagpuan niya si Hiyuri sa kalsada ng Flower Capital. At simula nga dito, iinalagaan at pinrotektahan niya na si Hiyuri. Si Kawamatsu naman na supposed to be mag-aalaga kay Hiyuri ay nahuli ng mga tauhan ni Orochi at kinulong sa Udon. Bali ito nga rin yung same na kulungan kung saan nakakulong sila Luffy at Eustace Kid. Si Ashura Doji naman ay nagtago sa pangalang Shotenmaru at naging sikat na kriminal sa Wano. At some point pa nga ay nakita ni Kaido kung gaano kalakas itong si Ashura Doji. Kaya naman inimbitahan niya to na sumali sa Beast Pirates. So fast forward sa future, pagdating nga nila Kinemon sa future, nagpaiwan nga si Kikunojo sa Wano para makahanap ng magiging kaalyansa nila sa pinaplano nilang paglaban kay Kaido at Orochi. At sila Kinemon naman, binalak ngang pumunta ng Zoo Island para humingi ng tulong kila Nekomamushi at Inuwarashi. Kaso sa pagpunta nga nila ng Zoo Island, hinabol sila ng mga tauhan ni Kaido. At dito nahati nga yung bangka nila at nahiwalay si Raizo sa kanila. At sa pag-anod nga ng bangka nila, napadpad sila ng Dressrosa. At dito si Kanjuro naman yung nahiwalay sa kanila. Hanggang sa nakarating nga sila Momonosuke at Kinemon sa Punk Hazard Island. At dito nagpanggap nga silang mag-ama para hindi malaman ng ibang tao yung tunay nilang pagkatao. Kumbaga trust issues. At dito na makikilala nina Momonosuke at Kinemon ang Straw Hat Pirates. At simula nga dito sa Punk Hazard Island, pumunta na sila Momonosuke at Kinemon kasama ang Straw Hat Pirates papuntang Dressrosa. At dito muli nilang nakasama si Kanjuro. Pagtapos naman dito sa Dressrosa, pumunta naman sila ng Zoo Island. At dito si Raizo naman yung muli nilang nakasama. Hanggang sa nakabalik na nga sila ulit ng Wano at nakasama na nila muli si Kikunojo. At dito isiniwalat na nila sa Straw Hat Pirates na galing talaga sila 20 years ago mula sa current timeline nila. At plano nga daw nilang bumuo ng alyansa na makakatalo kay Kaido. So currently nga, inalaman na nating lahat na ang traitor pala sa kanila ay si Kanjuro. And sa ngayon nga, inakasama na ulit nila Kinemon, sila Ashura Doji at Denjiro. At pumunta na nga sila ngayon ng Onigashima para pabagsakin si Kaido at Orochi para makuha ang hustisya sa pagkamatay ng master nila na si Kozuki Oden. So in summary, isa-isahin nating i-rank yung 9 Red Scabbards kung sino nga bang pinakamalalakas sa kanila. So syempre, unahin na nating sabihin yung hindi ganong kalakasan. So una na nga dyan si Raizo. Hindi naman sa pinakamahina si Raizo, pero parang ganun na nga. Siguro naging disadvantage na rin ang mga tumalon sa future na hindi sila gaanong nakapag-training, kaya medyo limited lang yung skills nila at hindi nila gaanong na-explore kung ano pa yung lakas na meron sila. At kung hindi nyo alam guys ha, isa nga tong ninja si Raizo at capable nga rin siyang gumamit ng iba't ibang jutsu. Bali siya rin yung naging isa sa responsable kung bakit nakawala si Luffy sa Udon Prison. Next nga dito si Kikunojo. Though nakita nga natin na magaling rin sa swordsmanship skills itong si Kikunojo, di pa rin natin mapagkakaila na mas malalakas kaysa sa kanya yung iba niyang mga kasama. So sa mga nagtatanong kung babae nga ba itong si Kikunojo, bali ang sagot nga dyan biologically male itong si Kikunojo. Meaning may ari siya ng panglalaki. So sa madaling salita, lalaki siya. Kumbaga nagko-crossdress lang siya ng pangbabae. Pero as per Kinemon nga, pambabae pa rin yung features ni Kikunojo at pati yung puso at utak niya pambabae rin. Kumbaga isipin nyo na lang na magkapareha sila ng kapatid niyang si Izu na sa unang tingin akala mo babae pero lalaki talaga. So next na nga kay Kikunojo si Kanjuro. As I said nga kanina, si Kanjuro nga yung traitor sa mga Scabbards. At recently nga lang inabunyag sa atin na mas malakas pala yung Devil Fruit niya kaysa sa ine-expect natin. Kasi kung nung una inaakala nga nating normal drawing lang yung nagagawa niya, during chapter 976 nga, na-reveal na kaya pala niyang mag-drawing na kagayang kagaya sa nais niyang kopyahin. Tulad na lang ng pag-drawing niya sa sarili niya at even makadrawing ng isang malaking ibon. So personally, tingin ko dikit na dikit lang yung rankings nila ni Kinemon. Para sa akin kasi si
si Kinemon eh may mas advantage pagdating sa swordsmanship skills. At pagdating naman sa devil fruit abilities eh mas lamang naman tong si Kanjuro. So speaking of Kinemon eh siya na nga yung sumunod kay Kanjuro. At as a pinakamatagal na nga natin kilala sa mga Skabards, eh nakita na nga natin ang lakas na itong si Kinemon. In fact, ang bansag pa nga sa kanya eh Firefox Kinemon. Dahil sa kakayanan niyang makapag-produce ng apoy gamit yung espada niya. Bali una nga tayong pinahanga ni Kinemon during Pang-Hazard Arc. At rather than that, eh tingin ko mas malalakas pa rin kesa sa kanya yung mga susunod kong sasabihin sa rankings natin. Bali ang kasunod nga ni Kinemon ay si Kawamatsu, ang fishman na samurai. So sinabi nga mismo ni Kinemon na isa nga daw si Kawamatsu sa pinakamalalakas sa mga Skabards. In fact, alam nga rin to ni Kozuki Toki. Kaya ganun na lang siya nagtiwala dito na iwan sa kanya si Hiyuri. So next nga sa rankings natin is si Naneko Mamushi at Inuwarashi. Bali nilagay ko na lang tabla sila sa rankings natin since parehas naman silang leader ng Ming Tribe. So bakit hindi sila yung pinakamalalakas Kuya Ineru? Eh may sulong form sila ha. Total isa silang Ming. So pag full moon sabihin na natin sila yung pinakamalalakas sa 9 Red Skabards. Pero hindi naman kasi laging full moon. Kaya para sa akin napaka-unfair naman kung sila yung mauuna sa rankings natin dahil lang sa sulong form, di ba? At ang nanguna nga sa ating rankings ay sina Ashura Doji at Denjiro. Parehas nga silang hindi nakasama sa time travel. At masasabi kong sa loob ng 20 years na yon, eh mas nahasa nila yung lakas nila. In fact, nakita nga natin kung paano na ipagsabayan si Ashura Doji kay Jack, di ba? At nakita rin natin sa mga last chapters ng manga kung gaano naman kalakas itong si Denjiro. So para sa akin tabla lang sila at silang dalawa yung pinakamalalakas ngayon sa 9 Red Skabards. And that's it. Yan ang 9 Red Skabards. So siguro itatakil ko na lang yung bawat isang miyembro ng 9 Red Skabards sa mas kilalaning series natin para mas magets nyo yung history at pagkatao nila. So sana na-enjoy nyo tong video na to. At kung sakaling nagustuhan mo naman tong video na to, eh huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre, huwag mo na rin kalimutan pindutin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. At last, maraming salamat pala sa mga miyembro na ng YouTube Pirate Crew natin na sila Ruel Naldoza, Julian Manalaysay, Gabzilia, Jerome Kabukos, Jem Misa, John Patrick Sells, Marvin De Jesus, Dan Bernante, Jezim Linga, Victor De Vera, at John Lloyd Toring. Shoutout sa inyo guys. God bless. Isa kayo sa dahilan kung bakit nagtatagal pa tong channel natin. So sa mga gustong sumali, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Or simply, pindutin nyo na lang yung join button sa tabi ng subscribe button natin. So yun lang. Peace!